Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong si General Katapang. May palusot na naman, no? Ano kaya ang sasabihin ni General Bantag itong ginagawa ngayon ni Katapang, no? Oh, napahiya ka ngayon kay General Bantag. Okay? Kasi ganito yung nangyari, ha. Unang script nitong si Katapang, no? Kasi ini-investigate itong si Kataruha, eh. Kung ito ba'y namatay sa loob ng New Bilibid o ito ba'y nakatakas. Diba? So yung unang script nila, General Katapang, dito, di raw ito nakatakas. Yan ang palusot nila sa media, diba? Kung matatandaan natin. Kung i-interview mo si Katapang, sabi, hindi yan nakatakas itong si Kataruha. Yan ang sabi niya. Yan ang unang script nila. Baka raw ito pinaslang sa loob ng New Bilibid at itinago. Okay? O umabot pa nga, no, sa naghukay sila sa septic tank, 'di ba? O baka raw ito tinago sa septic tank, pinatay, pinaslang. 'Di ba? 'Yun ang script ni ano nila sa kampo nila Katapang. Napahiya ka ngayon kay General Bantag. Ngayon, lately sa mga balita, nahuli itong si Katapang sa labas ng New Bilibid. Buhay pa pala. Buhay na buhay si Kataruha. Nakatakas ito. Ngayon, sabi mo, Katapang, na ito ay pinaslang sa loob. Ano ka ngayon? Nakatakas pala yan. So, ang usapan dito, negligence na naman ng New Bilibid. Kapalpakan na naman din. Usap-usapan yan ngayon na palpak yung New Bilibid sa pamumuno ni Katapang dahil nakatakas itong si Kataruha, eh. Di ba? So, ang script nila ngayon, ito na naman yung script ni Katapang, ha? Na may nagpatakas raw dito kay inmate na si Kataruha. Kasi, ano raw, may nagpatakas dahil sinisiraan raw siya itong si Katapang. Yan ang kanyang script. Pabago-bago ang kanyang script. May naniniwala pa ba dito kay Katapang sa kanyang pabago-ba? Pareha lang kayo ni Remulla, eh. Diba? Ito yan, opinion ko yan. Ha? Kasi nung una, sabi mo, hindi yan nakatakas kasi mahigpit yung sigurida dito sa New Bilibid. O ngayong nakatakas na, may nagpatakas dyan. Kasi napahiya ka na ngayon. Diba? Yan ang ipapakita. May ipapakita akong video sa inyo dyan, mga audience dito, tungkol dito. Okay? At tayo ay magre-react dito sa mga palusot ni Katapang. Okay? Na ito yung pumalit kay General Bantag, eh. Napahiya ka ngayon kay General Bantag. Kasi nung panahon pa ni General Bantag, walang mga presong nakatakas dahil mahigpit ito at honest itong si General Bantag. Okay? Pero bago ko ipapakita yung video na yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayo mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, follow and subscribe Donmar TV sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So, i-play ko itong video, itong balita na ito, at tayo ay magre-react. Okay? Play. Dalawang magkaibang bersyon ang kwento ng Bilibid inmate na si Michael Angelo. Wait muna. Okay, yan. Again. Dalawang magkaibang bersyon ang kwento ng Bilibid inmate na si Michael Angelo Kataruha sa kung paano siya nakatakas sa maximum security compound. Pero kahit anong bersyon man daw yan, tila ginagamit daw ang isyong ito para umano pabagsakin si Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Muling sumalan sa fingerprinting at mugshot ang Bilibid inmate na si Michael Angelo Kataruha. Higit isang buwan ang inabot bago natagpuan, nahuli at napatunayang buhay pa siya. Kahapon, unang ibinalita ng News 5 ang pagkakaaresto sa 25 anyos na pugante sa Angono, Rizal. After 1 month pa, nahuli.
nung nalaman nilang nawala sa loob ng New Bilibid si Kataro after 1 month. Nagsayang ng pera ang gobyerno sa pag-imbestiga dyan. Hukay ka na yung hukay ng septic tank kasi kala nila nandun lang nakatago sa New Bilibid. Yun pala, nasa labas lang, nakatakas. Police, nananangalian pa ang inmate nang abutan siya ng mga operatiba sa bahay ng kanyang pinsan. Ito ba si Michael Kataroha? Ikaw yung tumakas sa munti. Pabago-bago naman ang kwento ni Kataroha kung paano siya nakatakas sa maximum security compound. Sa unang kwento, gumamit daw ng visitor stamp ang inmate. Nagkataon daw noon na maraming bisita na stay in para sa family day noong July 7. Sumabay daw siya sa paglabas ng mga bisita at hindi napansin ng gwardiya ang peking visitor stamp. Kinaya niya through ballpen, kaya siya nakalabas. Tapos, naghanap siya, kasi built niya raw ng katawan, kasi taas niya, kinamit niya yung pangalan ng visitor. Pero di naniniwala ang PNP sa kwento ni Kataroha. Sa higpit ng maximum security, hindi naman ganun-ganun ka nakakalabas. Pero kanina, during inquest, nagbago na naman ang kwento niya kay Piskal. Sabi niya, sumabit siya sa truck ng basura palabas. Mula Bilibid, naglakad daw ang inmate at nanatili umano sa bahay ng kanyang kamag-anak sa Angono. Pinagtas niya ang EDSA hanggang makarating ng Kainta. Then from Kainta Rizal, pasabit-sabit ng jeep hanggang makarating ng Angono. Inaalam ngayon ng Angono Police kung bumalik sa karnapin si Kataroha sa isang buwang malaya siya. Considering ng kaso niya ay karnapin, iniimbestigan natin siya, baka masangkot pa siya rito during na nakakalaya siya. Nauna nang iginit ang ina ni Kataroha na hindi niya itinago ang anak. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bahay ng kanyang pinsan kahapon. Yan ang nalaman ng jet na sa tabi sa video. Wala po akong alam. Wala talaga akong idea. Kasi, pilit ko siyang ginawa na wala naman. Bigla na lang daw po siyang pinunta sa bahay ng pamangkin ko. Pero duda ang mga polis. According sa nanay, hindi niya pa nakausap itong kanyang anak. Pero siyempre tayo, speculation natin, na-contact. So wala naman tayong pinangahawakan doon. May hinala naman ang liderato ng Bureau of Correction na demolition job ang pagtakas ni Kataroha para dungisan at ipahiya ang pangalan ni Bureau Chief Gregorio Katapang Jr. Inatakas ito ng mga gwardiya at that time para hindi namin mahanap. July 7 pa umuno ng katapang. Pinatakas raw ng gwardiya. Mahilig itong si Katapang na kanyang mali ipasa sa iba. Opinion ko yan. Kasi yun naman talaga ang na-observe natin sa mga ano niya pattern ng kanyang script Taroha, pero July 15 lang nalaman na nawawala siya. Kaya malakas ang kutob ni Katapang na may sabwatang nangyari. Nagpatawag na ng Board of Inquiry ang Bureau. Walang sabwatan yan. Nakatakas lang talaga yan because sa inyong mga negligence dyan. For Chief, para matukoy ko sino ang dapat panagutin. Kanina ba ako na ito? Mukhang may nagpatakas sa kanya. Para nga, siyempre, di ba? Laking investigasyon niya tapos sa delay pa. Ngayong araw, naibalik na si Kataroha sa maximum security compound ng Bilibid sa Muntinlupa. Handa raw siyang sabihin kung paano siya tumakas. Itinanggi rin niyang may nagpatakas sa kanya. May tasking ka? Wala po. Wala kang iahatid? Wala po. May pinapagawang iba? Wala po. Wala po. Wala po. Marami ka bang sasabihin? Nagbabalita mula sa frontline. Okay, so yun ang buong balita dyan. So tayo ay magre-react dito. Tayo sa ating opinion, ha? Again, this is my own opinion, this is my own analysis. So respetuhin nyo dahil respetuhin ko rin yung inyong analysis dyan. Yo. Sa akin, no? Nasa bibig na ng ano, ha? Inmate na itong si Kataroha na dalawa ang kanyang version. So meaning pabago-bago yung kanyang version. Nakatakas raw siya una dahil nagpanggap siya na bisita. Ginaya niya yung parang may stamp dito sa kamay kaya siya nakalabas. Yung pangalawang dahilan niya sumabit raw siya dito sa kumukuha ng basura sa New Bilibid. Kaya siya nakatakas, no? Sumakay siya at hanggang nakalabas. Dalawa. So it only shows na hindi talaga nagsisinungaling talaga itong inmate na ito. Pabago-bago yung statement. Okay? Baka may nagturo dito.
na ganun ang ipasabi, ganyan, script, di ba? So, ayan, speculation natin yan. Ngayon, ang tanong dito, no? Dahil itong si Bantag noon, hindi ito nangyayari itong ganito dahil mahigpit dyan sa New Bilibid. Ngayong si Katapang na ang nagdala dyan, eh, marami ng mga anomalya. Kino-question na. Medyo lumuwag na. Dahil siguro, merong sigurong mga padulas, no? That's still corruption. Diba? Kasi yung maraming mga mayayaman dyan na mga inmate na pwedeng, ito, bayad ko sa inyo, makaano lang, makagawa ng kubol. Marami na. Dyan sa loob ng Bucor, wala na talaga. They are free. Kasi wala na itong si General Bantag. Okay? Ngayon, ang tanong dito, maniniwala ba kayo kay Katapang na sinisiraan lang siya? Pinatakas raw itong inmate. Ngayon, ito yung say ko dyan. Kung ba'y nagpatakas dyan, no, para siraan ka, General Katapang, lumang palusot na yan. Lumang-luma na. Pabago-bago yung script mo. No? Ako pa sa iyo, aminin mo na lang na talagang nalusutan kayo sa preso na yan. Ibig sabihin, it only shows, it really reflects na negligence. Hindi na, maluwag na talaga dyan. Marami na talagang mga nangyayaring hindi sana nangyari. Nung panahon ni General Bantag, mahigpit ngayon, medyo maluwag ka. Aminin mo na lang na wala kang, ang layo mo lang kay General Bantag. Mas magaling si General Bantag. Na alam mo naman, ang Bucor needs strict rules. Kaya nga, sabi-sabi nila, palitan ka na lang ni General Eleazar, no? At mag-volunteer ka na lang mag-resign. Diba? So, hindi ako maniniwala. Sa mga statement mo, no? Hindi kami naniniwala na may nagpatakas dyan, General Katapang. Okay? So, ang tanong, nanganganib ba ang inmate na itong si Kataroha? Para sa akin, nanganganib ang buhay niya dyan sa loob. Alam mo ba kung bakit? No? Baka, lagyan na naman siya ng script na paaminin siya na pinataka siya para lang makalusot itong si Katapang. Di ba? Na paaminin siya at may ilaglag na naman na officer dyan. Yan na, posible yan ha. Let's wait kung ano ang sasabihin dito kay Katapang. Maghahanap na naman sila ng officer dyan sa loob. Kayong mga officer dyan sa New Bilibid, no, piligro kayo na kayo na naman ang pagbibintangan dyan na pinatakas nyo sa New Bilibid. Ha? Wala na kayong magawa eh. Ayaw nyo kasing aminin na wala. Maluwag na dyan sa loob. Dapat yung mga presyo dyan, tinitreat nyo as equal. Hindi kayo magpagawa ng mga kubol-kubol dyan dahil mayaman yung tao. Hindi naman sinabi na tumanggap kayo, pero anong sasabihin ng taong bayan? Ha? Na dyan sa preso, dapat yung higpitan sila dahil yan ang sagabal sa Pilipinas. No? Mostly dyan, if yan makatakas dyan, peligro ng Pilipinas dyan. Di ba? At na yung bawal na gamot dyan, bumabalik raw. Ano ba yan, Katapang? Totoo ba yan? Ha? So, hindi tayo ako, no? Ewan ko sa inyo, mga audience ko nito, kung maniniwala kayo kay Katapang na pinatakas. Sa akin, hindi yan pinatakas. Talagang maluwag lang kayo dyan, kaya nakatakas. Okay? So, hanggang naubos na yung pera, siguro, sayang yung pera ng gobyerno. Inubos yung, lagi tayong nag-investigate dyan sa loob ng Bucor, naghukay pa ng septic tank dyan, hinahanap kasi itinago raw itong si Kataroha, yun pala, nakatakas lang nasa labas. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Maniniwala ba kayo kay Katapang? Ha? O mas maganda yung pamumuno ni General Bantag noon na nilaglag rin nila? Ha?
comment, react sa inyong opinion, kasi opinion ko yun, no? May sarili tayong opinion, analysis natin yun, at tayo ay mag-usap sa comment section, okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito ng video nito. Have a great day. God bless sa inyong lahat.